Hi guys! Maayong adlaw sa tanan! Good morning, good afternoon, good evening mga kainyat! Ayan! Welcome back sa ating panibagong vlog na naman at for today's video ay gagawa po tayo ng dayok. So ayan, let's go! Sa mga hindi pa po nakakaalam, yung dayok po ay yung fermented fish, internal organ ng isda. So sige, tara na, ipapakita ko na sa inyo. Ayan o, sa likod. Let's go! Ayan na po ang ating gagawing dayok, guys. Ito po ay yung internal organs po ng isda, ng malaking-malaking isda. Yung mga budlisan, sino po nakakilala ng ganyang mga isda, guys? Ayan. Yung mga yellow pin na mga isda, yan po yung kanyang internal organs. Hindi lang po isa yung isda na yan, guys. So, ayan, gagawin na natin yung dayok. Ayun. Sino bang nakakilala ng dayok, guys? Dayok sa aming mga Bisaya. Ayan, let's do it. Ayan, tatadarin lang natin yan ng pino-pino, tapos ibuburo lang natin yan. Ayan, let's go, guys. Tara-tara na. Sa aking version po ng paggawa ng dayok ay meron lang po akong dalawang ingredients para po sa paggawa po nito. Yung asin at saka yung internal organs po ng isda. Yung iba kasi ay marami po silang nilalagay na mga herbs. Depende na din yun sa inyo kung paano nyo gawin ang inyong dayok, guys. Sa akin is dalawa lang pong ingredients. Ayan, so gumawa na kayo ng dayok ng inyong version, guys. Try po ninyo, guys, ang paggawa po nitong dayok. Napakasimple lang po itong gawin. Yan, pinatadlad-tadlad lang ng pinong-pino at saka lagyan din natin yung asin para lang tayo nagbuburo niyan, guys. So, itry nyo na po para naman safe na safe po kayo kung gusto nyo kumain ng dayok. Safe naman po na malinis ang paggawa. Tad-tad lang po ng tad-tad, guys. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, ayan, huwag pong kalimutang mag-subscribe, guys. I-like and share na din po ang ating video. At mag-comment lang po kung ano po yung experience nyo sa mga nakagawa na po nitong dayok. So, ayan, guys, sinatad-tad lang po natin ng pinipinong ang ating mga internal organs po, mga lamang loob ng isda. Kaya hindi ako bumibili ng dayok na nasa merkado lang kasi hindi natin alam kung paano nila nilinis. Ako kasi kinukuha ko talaga yung mga hindi pwedeng ilagay sa hindi isali sa buro. Kasi tayo yung kumakain. Kailangan malinis yung pagkagawa, di ba? Yung pinaka-importante. So, kung gusto mong kumain ng dayok, magawa na lang kayo. Madali lang man magguro ng mga laman loob ng isda. Diba? Tapos, pag aabot na ito ng isang buwan, ay talagang masarap na talaga, guys. Ewan ko lang. Ubos yung kanin mo nito. Tapos may pritong isda ka pa. Ay, swak na swak talaga. Kaya magawa na kayo ng sarili ninyong dayok. Dayok sa amin, guys. I-search natin. Comment down below kung ano sa inyo. Kung anong tawag sa inyo yung ganitong mga proseso. O
dayok para maging masarap. Ayan. Nakagawa na ako nito pero hindi ako nag-vlog. Ngayon ko lang naisipan na i-vlog para naman sa mga gustong gumawa nito ay meron silang idea. Diba? So, maya-maya at titimplahan na natin ang ating maya-maya guys at titimplahan na natin ang ating giyok. So ayan na, sisimula na po tayo na magburo sa ating tinadtad na lamang loob ng isda. Lagyan lang ng asin. Ayan guys, huwag niyong tipirin yung paglalagay ng asin para naman hindi po masira yung ating binuburong isda, lamang loob ng isda. Ayan, asin pa more. Ayan, lagyan pa ng asin guys. So ayan diba, madaling-madali lang ang magburo ng isda. Pag after mga isang buwan, masarap na po ito. At pwede nang kainin, ipares sa mainit-init na kanin. Pwedeng ulamin, di ba guys? Di ba sa mga Bisaya? Ayan. At maya-maya ilalagay na natin yan sa ating empty bottles. Ayan, san kung nakikita nyo dyan. Masarap din kapares ito guys ng nilagang saging, nilagang hilaw na saging na saba. At saka may, kung may bulanghoy kayo dyan at lutya, yung mga bidyak, ayan, masarap din to iparis guys. So ayan, ready na, ilalagay na natin sa ating lagayan. Ayan, gumamit pala ako ng imbudo para naman ma-shoot doon sa ating garapa guys, nalagayan ng ating buburuhin na lamang loob ng isda. So yun na, let's go. So ano pang hinihintay nyo, gumawa na kayo ng inyong version ng dayok dahil madaling madali lang talaga guys. Wala ka ng ibang ilalagay pa dyan kundi asin lang talaga dahil yun yung asin ang magpa pre-preserve ng inyong dayok. Ayan na, fermentation. Ayun na, nakagawa ko ng dalawang dayok guys. Dalawang garapa ng dayok. So, titikman na natin yan pag okay na siya. Hi guys! Ayan, titikman na po natin ang ating ginawang dayok after 45 years joke. So ayan na, ito na po. Suka na to pa. Ayan na, suka din. Suka. Kulang po kami. Kain tayo guys. Meron ako dito sinugpang isda. Odo. Kain na na. Lagyan ng layo. Bisaya na TV. Thank you.
So ayan, sa mga hindi pa po nagpapag-subscribe, please don't forget to like, share, and subscribe guys. And hit the notification bell para naman makapagigit ang mga panahon. Oh,